Hello guys, it's me again, John John Mendoza Susi, and welcome to my YouTube channel. Last time ay nag-share ako ng tutorial kung paano nga ba mag-add money or mag-cash in sa inyong PayMy account at sa inyong CoinsPH. Ngayon naman, sa video na ito ay tuturuan ko naman kayo kung paano mag-cash in or mag-add money sa inyong GCash account. Kaya without further ado, let's get started! Nga pala, bago tayo magsimula, ako nga pala si John John Mendoza Susi, kung saan sa YouTube channel na ito ay nagsishare ako ng mga online tips and online tutorials. Kaya kung mahilig ka sa mga ganitong klaseng content, ay mag-subscribe ka na at huwag mo na rin kalimutan na i-click ang notification bell para updated ka sa mga bagong uploads. So paano nga ba mag-add money sa inyong GCash account? Ganito lang, panoorin nyo lang ang video na ito. So ito guys, kapag na-download nyo na yung application ng GCash sa cellphone nyo, ganito lang yung gagawin natin para makapag-cash in or makapag-add money sa ating GCash account. So, pindutin lang natin yung GCash application. Then, enter lang natin yung ating MPIN. Ayan. So, dito sa ating dashboard, teka, remind me later. So, dito sa ating dashboard, pupunta lang tayo sa cash in. Ayan. So, dito sa cash in, meron dito na link accounts. Kung ano yung nakalink account nyo. Saan kasi, merong nakalink na PayPal. Pero, pwede rin kayong mag-cash in kung meron kayong nakalink account na GCash Mastercard, American Express Virtual Pay, PayPal, Payoneer, GCredit, BPI, Union Bank, Global One. So, itong nakalink account is gagawa natin ang separate tutorial. So, dito na muna tayo sa over-the-counter na cash in. Dito sa over-the-counter at any branch of these official partners. Bali, ito yung mga official partners ng GCash kung saan pwede kang makapag-cash in or mag-add money para sa iyong account. Halimbawa is Ministop. Testingin natin. So, dito, papakita na yung map. Tapos, papakita yung pinakamalapit na mini-stop sa lugar nyo. Tapos, ganito lang yung gagawin natin para makapag-cash in sa mini-stop. How to cash in at any branch of this official partner? So, step 1, inform cashier that you would like to cash into your GCash wallet. Then, step 2, tap on generate barcode button above the enter amount, then tap generate barcode. Show the cashier the generated barcode in the application. Number 3, cashier to confirm. Collect payment and print receipt. Wait for a text confirmation upon successful cash in before leaving the store. So ito guys, pipindutin natin tong generate barcode. Ayan. So kapag pindot natin dito, cash in made easier by a barcode or a unique reference code. So enter lang din natin yung amount. Example is 5,000. Tapos ayan. So yun, pagka enter natin ng amount, automatic na magde-generate na ng barcode. Show one of these codes to the cashier of any participating merchant to cash in the amount of 5,000. So, yan. Papakita natin to sa cashier ng Ministop. Tapos, valid until 23 March 2021 hanggang 7:33 PM. So, done. So, ganun lang mag-cash in kapag magka-cash in tayo ng ating GCash account sa Ministop. Next naman, papakita ko naman kung paano mag-cash in sa inyong GCash account via Alphamart. So, pindutin lang natin yung Alphamart. So, ganun din, papakita yung pinakamalapit sa inyo na location na Alphamart. Tapos, how to cash in at any branch of this official partner. Step 1, select GCash, cash in on the machine. Step 2, enter your 11-digit
GCash mobile number and cash in amount. Then insert cash payment. Receive receipt from the machine and text confirmation. So ganun lang mag-cash in sa Alphamart. Bali, enter lang din natin yung mobile number natin sa cash in amount. Ayun. So next na ipapakita ko naman is sa Cebuana. Paano ba mag-cash in ng GCash account from Cebuana? So ganun din, pinapakita din dito sa application yung nearest branches nearby branches. So step 1, inform the cashier that you would like to cash into your GCash wallet. Then step 2, provide your number and desired amount in cash in amount. Then step 3, cashier to confirm, collect payment and receipt, print receipt, wait for the text confirmation upon successful cash in before leaving the store. So dito sa Cebuana, bali na try ko na to. Usually isusulat mo sa form nila yung ika-cash in amount mo, then yung account number mo, which is yung cellphone number. Ganun lang siya kadali. Tapos next, sa Pure Gold naman, ganun, ito naman. Katulad dun sa may mini stop, kailangan mo mag-generate ng barcode. So enter mo lang din yung amount, example 500. At automatic na 'tong mag-generate ng barcode. Ayun. Tapos papakita mo lang din 'to sa cashier dun sa Pure Gold na nag-accept ng cash in para sa iyong GCash account. Yeah. Next is SM Group of Supermarket. Sa SM Group of Supermarket, halos ganun din. Katulad lang din siya nung sa Mini Stop saka sa ano yung isa, Pure Gold. So dito sa SM Supermarket, step 1, inform the cashier that you would like to cash in into your GCash wallet. Then step 2, tap on generate barcode button above, enter the amount, then tap the generate barcode. Show the cashier the generated barcode in the application. Step 3, cashier to confirm, collect the payment and print receipt, wait for the text confirmation upon successful cash in before leaving the store. So yun, ganun lang din siya, katulad lang din nung sa Mini Stop. So bali, marami pang over the counter na cash in para sa GCash account natin. Pwede rin sa Robinson Supermarket, All Day Supermarket, Easy Day Shop, Ever Supermarket, Gaisano Grand. Check natin yung view all. So ito naman, meron din sa mga gas station katulad ng Sea Oil, Petron, at logistics din, LBC Express. Tapos machine cash in, touch pay, pay and go, e-tap. Sa mga pawn shop naman, kabilang na yung Villarica, Tambunting, RD Pawn Shop, Palawan Express, Palawan Pawn Shop, Jaro Pawn Shop. Then sa payment facilities, Globe Store, Bayad Center, Easy Pay, Express Pay, Pera Hub, True Money, Posible, iBayad, VIP Payment Center. Sa mga convenience store naman, pwede rin kayong makapag-cash in para sa inyong GCash account or GCash wallet. Dito sa convenience stores are 7-Eleven, Family Mart, Lawson, Shell Select. Usually, isa sa mga pinakamadali din na pag-cash in or pag-add money sa inyong GCash account is 7-Eleven. Ito yung may mga kiosk na machine kung saan i-enter nyo lang din yung amount na gusto nyong i-cash in sa inyong GCash account. Then, lalagay nyo lang din yung account number nyo, tapos automatic tong magpiprint ng receipt. Then, ipapakita nyo lang ito sa cashier, tapos babayaran nyo lang. So, try natin. Ayan. So, yun. So, ito yung mga step. Go to click kiosk and select e-money. Select GCash and type in your GCash registered mobile number. Type in the amount that you want to cash in and confirm. Wait for the printed receipt. Present receipt to the cashier and pay.
you will receive a text confirmation upon successful cash-in. So, yun nga, katulad din nga nung sinabi ko, ganun lang siya kadali. Yan. So, pwede din kayong mag-cash-in through online banks. Hassle-free online anytime. So, pwede kayo, kung kayo ay account holder ng BPI, Union Bank, AUB, BDO, East West Bank, Land Bank, My Bank, Metro Bank, PBCom, PNB. Yan. At partner din ng GCash ang Global Partners and Remittance katulad ng PayMaya, PayPal, Payoneer, MoneyGram, Western Union. Kaya pwede rin kayong mag-cash in sa mga nabanggit na ito. Ito. Tulad ng Alipay, HK, Azimo, Cross Remittance, Denari Cash, EMQ Send, Instant Cash, PayIt, Remitly, Rocket Remit, SABB, SBI Remit, Siam Mali Remittance, Skrill, Telcoin, Wall Street Exchange, Wire Barley. Ayan. So, sa mga online banks naman, kung magka-cash in kayo sa... kung mag-a-add money kayo para sa inyong GCash account, try natin itong BPI. Oops, you have not enrolled. So, yun. Kailangan naka-enroll ka muna sa BPI. Back natin. Sa Union Bank naman, ganun din. Kailangan naka-enroll na yung account mo. Sa AUB naman, hindi naman siya nag-require. Pero nandito yung instruction. So, log into your AUB website or mobile application. Click InstaPay Fund Transfer. Select the AUB account to transfer funds from. Select GCash. Input your GCash registered mobile number as your account number and enter amount. Review transaction summary, then click Confirm. AUB is offering pre-InstaPay transfer until March 31, 2021. So, yan. So, kung tatanungin ako, ang pinakamadaling way para makapag-cash in sa GCash nyo, or pinakamadaling way para makapag-add money para sa inyong GCash, is yung pumunta kayo sa mga over-the-counter. Kasi dito, kung sakaling magkaroon ng problema or hindi pumasok, pwede nyo may raise agad yung concern nyo. Pero ang pinakamagandang gawin, kapag na-print na yung receipt ng transaction nyo, is i-double-check nyo lagi. At huwag kayong aalis sa over-the-counter or partners ng GCash na hindi nyo pa natatanggap yung cash-in nyo. So, yun. So, ganun lang kadali mag-cash-in sa inyong mga GCash account. At sana nakatulong yung video na ito. At next, sa susunod na video is i-discuss naman, ituturo ko naman yung kung paano ba mag-link ng inyong account, kung paano mag-link ng inyong GCash account sa GCash Mastercard o kaya naman ay sa PayMaya at alin pa dito sa mga nabanggit. So, yun lang. So, additional na lang, since nakalink na din naman yung PayPal ko, pwede rin kayong mag-cash in sa PayPal. So, pindutin nyo lang yung PayPal, tapos for seamless transactions, you can cash in your PHP balance in your PayPal account. Note, minimum cash in amount required is 500 pesos. So, got it. So, dito, kung nakalink na yung PayPal nyo, makikita nyo na yung available balance ng PayPal nyo. Tapos, dito kasi, ang kinaganda, pag nakalink yung PayPal nyo sa GCash, is instant na. Agad-agad, malilipat nyo na yung fund papunta dito sa GCash nyo. From PayPal to GCash. Ayun lang. So, minimum niya is 500 pesos. So, ganun lang yun. Enter nyo lang din yung amount. At since nakalink na siya, ne-next nyo lang. Then, confirmation kung tama ba yung amount. Then, automatic, mapupunta na yun sa GCash balance nyo. Makikita nyo siya. So, ayun lang, guys.
Thank you for watching at sana nakatulong ang video tutorial na ito kung paano ba mag-add money sa inyong GCash account. Kung nakatulong ang video na ito ay mag-subscribe ka na at huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para updated ka sa mga bagong uploads.